Magandang araw sa lahat. Late upload pala tayo ngayon kasi hindi ako nakapag-edit ng aking vlog yesterday. And gusto ko ring batiin ng belated happy birthday ang aking father-in-law sa Australia. Belated happy birthday, Phil, and hope you have many returns of the day and good health always. By the way, ito pala yung last day namin sa Alain, and after namin mag-breakfast, nagtambay muna kami sa room saglit and then nag-check out. Bago bumalik ng Dubai, napag-isipan ni Dee na since andito naman kami sa Alain, why not na pasyalan namin yung Jebel Hafit. So ito na nga, papunta na kami doon. And medyo maalikabok yung panahon this day, mga people. Mag-aalauna na pala nung kami ay umalis, kaya yan, medyo mainit na talaga ang aming pagpunta doon sa may Jebel Hafit. Yung unang plano kasi namin is maaga kami mag-check out para makapaglibot-libot kami ng Alain, kaya lang tinamad. Kaya ang nangyari, hanggang Jebel Hafit lang ang ating gala today, mga people. Hindi rin pwede na malate kami sa pagbalik ng Dubai kasi kailangan pa naming pipick upin si Jabba sa may dog daycare and then ihatid ng bahay. Tapos alis ulit papuntang clinic since mayroon tayong doctor appointment for prenatal today, mga people. Ito pala ang itsura ng daan papuntang Tuktok. Tingnan nyo naman, para siyang bituka ng manok. Pero dahan-dahan lang naman si Dee nag-drive, kaya hindi ako masyadong nahilo. Kunti lang pag ayan, pag paikot. Pero carry bells lang. Napansin ko tahimik ang kalsada at the moment. So maybe wala masyadong nag-tuturno sa may Jebel Hafit kasi nga mainit na since pa-summer na dito, mga people. Nakarating na nga tayo sa may viewing deck and mapapansin nyo, kunti lang yung tao dito. Nandito kami sa Jebel Hafit. Ang init! It's 33 degrees Celsius, right? Yes, sir. Pero sa baba, 39. Dito, 33 lang. Grabe ang init, mga people. Medyo ano man, maalikabok. Bye bye doon, mga people. Nasa ano yan, nasa pangpang, nasa cliff. Punta tayo sa kabilang side. Mas mababa to kaysa Jebel Jais, yung pinuntahan namin dati sa may Ras Al Khaimah. Pero yung daan, parang bitukan ng manok. Nakakahilo. There's a community there. It's like a waterfall here. Yeah. What is that? Like they're making? Yes, sir. Like a man-made. Di na kami nagtagal, umalis na kami kasi mag-aalas 3 na and ang sabi namin doon sa my dog daycare, pipick upin namin si Jabba ng alas 4. Maganda rin mag-road trip dito, mga people. Lalo na siguro kung maganda pa yung panahon, yung hindi maalikabok kasi makikita mo yung pa-overlooking ba, makikita mo yung baba. And siguro pag sa gabi din kasi makikita mo yung lights ng Alain. Sobrang tahimik ng lugar, mga people. Kunti lang yung nakikita kong community sa nadaanan namin. Iwan ko lang kung sa ibang part ng Alain. And except doon sa pinag-check-inan namin kasi parang yun yung Alain proper talaga. Then sumaglit muna kami sa McDonald's para sa aming tanghalian kasi wala pa kaming kain. Hinap tayo ng washroom, mga people, kasi ihing-ihi na ako dito. Yan lang ang aming in order and mabilis ang kain lang din yung ginawa namin.
Nung on the way na nga kami doon sa may dog daycare para pick upin si Jabba, ito naman ang aming nasalubong, masama ang panahon. Pero buti na lang, dito lang na area mga people. Tingnan nyo naman o ang lakas ng ulan, tsaka ng hangin, parang may sunstorm kasi yung buhangin ba yan o nasa gitna na ng kalsada. So hindi pala fake news, no? Sabi ko kasi sa previous vlog ko, fake news kasi walang ulan. After ilang sandali, is ito na. Dry na dry yung kalsada. So doon lang talaga na part mga people ang maulan. Tingnan nyo naman yung sasakyan ni Dee. Puro putik. And ito si Jabba, nakuha na nga namin. Excited na rin siya umuwi. And wala siyang kalam-alam na pagka-drop namin niya sa bahay, is iiwan din namin siya. Medyo nagmamadali na talaga kami ni Dee nito kasi yung appointment namin is alas 5 yan nung oras na, tapos na traffic pa kami kunti dito na park. On the way home is yan, umambo na naman. So hindi lang pala doon na party ang maulan, dito din pala papuntang lugar kung saan kami nakatira. Tingnan nyo naman yung buhangin, andun din sa kalsada. And yan si Jabba, nakasilip na naman kasi malapit na kami sa bahay and nakikita na rin niya yung mga villas kung saan kami dumadaan pag kami ay nag-walking kasama siya. After namin na-drop si Jabba is ito, umalis na naman kami agad para sa aming doctor appointment. Nakarating na kami nito and buti na lang saktong-sakto hindi kami na-late sa aming appointment mga people. Pagkapasok namin ng clinic is walang katao-tao yung main reception nila. Kami lang talaga ni Dee ang nakaupo dyan. Pero doon sa kabila, mayroong nag-aantay, kunti lang din. Yan. Tapos na yung scan ko, mga people, and all is well kay baby girl. And this time naman is mag-CTG ba yun? Natawag na yung 15 minutes check sa heartbeat ni Tata Batuta. Tapos na yung ating scan, mga people, at saka yung CTG. Goods lang lahat. And punta ako ng Almaya. Kuha ako ng prutas kasi hindi kami nakapa-grocery. So dito na ako prutas lang naman. Who's that puppy? Who's that puppy? Who's that puppy? Hello, we're home. Yes, we're home.